Kasama. Kalaro. Kaibigan. Kaibigang minahal at masugid na inalagaan. Sa di inaasahan, magiging pipinsaksi sa isang karumal-dumal na krimen. Sa bayan ng Laur, Nueva Ecija, nabuo ang isang pambihirang pagkakaibigan. Tuwing hapon, pagkatapos ng eskwela, ito raw ang kinagawian ni Meymay. Paborito mo! Usad! Ang labing isang tanggulang na bata at ang asong si Usad, talaga namang giliw na giliw sa tuwing sila ay magkasama. Si Mang Ernesto, tatay ni Meymay, batid ang pagmamahal ng bunsong anak sa naturang aso. Good boy! Tas na! Sarap! Bibili po lang tinapay niya. Kung minsan, dinudurog-durog na sinusubo sa asong gano'n. Pinapakain niyang gano'n. Yan ang laibangan niya, aso. Ang asong si Usad, pag-aari ni Mang Mario, natiyoy naman nitong si Meymay. Kitang-kita rin niya ang atensyong ibinibigay ng pamangkin kay Usad. Pagdating po niya ng hapon, pagpunta na siya sa bahay, kinukunan niya yung aso, kalaro niya. Kadalasan, dinarat ng paraw niya itong si Meymay at Usad na magkatabing natutulog sa kanilang bahay. Pag nanonood ng TV sa bahay, pag nakatulog doon sa simento, kahiga na niya aso. Ang koneksyon ni Usad kay Meymay magiging mahalaga sa mabigat na pagsubok. Dakong alas dos ng hapon, noong ikalabing dalawa ng Setyembre 2018, galing raw noon si Mang Ernesto sa pagtatanim. Wala daw palang pasok yung mga bata, kaya umuwi na si Buso. Nasaan? Nandyan lang yun, naglalaro. Dumating po ako ng mga alas dos ng hapon. Wala po siya rito sa bahay ni Roy na butan. Lumipas pa ang ilang oras. Si Meymay, hindi pa rin daw umuwi ng bahay. Hapon na, hindi ko pa nakikita yung bata. Oo nga eh. Hanapin mo na kaya? Dati-dati po yun, mga alas 4, alas 5, dito na sa bahay yun. Malapit na pong mag-aalas 5 na, mag-aalas 6 na, naghanap na po ako. Nagtaka na po ako, hindi naman umuwi yung bata. Bye! Nang mga sandaling iyon, talaga namang nagsimula ang masigasig na pag-aanap kay Meymay. At dahil nga madilim na noon, minabuti nilang humingi ng tulong sa pag-aanap. Kasama ko yung mga kontakalong. Nagkapo kami dyan sa kabilang barangay San Fernando. Hindi naman po namin nahanap. Ang ilang mga kamag-anak nila naging kagapay rin sa paghanap kay Meymay. Hinahanap niyo daw si Meymay. Tulong ako sa paghanap. Sige, Felix, salamat. Sige, tara. Meymay! 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 Samantala, si Mang Mario naman, ibang lugar daw ang ginalugad sa paghanap sa pamangkin. Yung pangalak kong binata, naya ko na po daw, sa bundok na pa kami pumunta. Sa di inaasahan, bumuntot raw sa kanila si Usad, nanuoy tila balisa. Sumama po sa akin, mabulsin na. Sa paglalim ng gabi, mas naging mahirap para sa kanila ang paghanap. Libaib at madilim kasi ang lugar na kanilang tinahak. Bye-bye! Dahil dito, nagdesisyon na sila na ipagpabukas na lamang ang muling paghanap kay Meymay. Halika, anak. Balik tayo. Balik tayo. Usad! Ano kinakahulan mo dyan? Subalit, si Usad nuuwi, lalong naging balisa. Usad! Nung pampauwi na kami, biglang tumahol sa may masukal na damuhan yung aso. Si Usad, tuloy-tuloy raw ang pagkahol. Sundan natin! Kaya naman, sinundan nila ang aso kung saan ito patungo. Nung tumahol po sila sa masukal, pinuntahan ko po. Maya-maya pa, si Usad
bigla na lamang raw tumuntong sa kumpol ng ipa ng palay. Walang puknap sa pagkahol ang naturang aso. Pinatungan pa niya pa kasi yung po, ipa, binuhusan ng ipa, tinabunan, sinampan ng aso, tapos tinatahulan. Yan! Ilang beses pa rin niyang tinawag ang aso, pero si Usad ayaw iwan ng lugar. Meymay! Si Mang Ernesto nuuwi, tila binagsakan raw ng langit. Mainta ko po yung anak ko, alas hindi ako makatayo doon sa harapan niya sa lambot ko. Ang koneksyon ni Meymay at Usad, mistulang naging susi upang matuklasahan ang karumaltuman na krimen. Pero mas mabigat pa pala ang mga susunod na revelasyon sa kasong ito. Si PO1 Marilou Narredo ng Laur, Nueva Ecija Police, ang naatlasang humawak ng kaso. Nung nakita natin yung cadaver ng bata, ng biktima, naked na siya eh. Wala lang samplot sa katawan, tapos ang nakita lang din natin ay yung upper na damit niya na nakapalupot dito sa kanyang leeg na nilagyan ng kahoy sa likod na parang ginawang lock na yun ang pinagpihit or possible na ginamit para sakalin yung bata na naging dahilan kung bakit namatay. Sa resulta ng autopsyang isinagawa ni Dr. Reynaldo Dave, asphyxia by strangulation ang naging dahilan ng pagkakasawi ng biktima. Ibig sabihin po, dahil sa pagkakasakal, yun ang dahilan ng pagkamatay ng bata. Bukod pa diyan, may mga palatandaang ring hinalay muna ang biktima bago pinaslang. Malaki posibilidad na ginahasa niya muna yung bata bago pinatay. E may possible sperm at saka may mga laceration na nakita doon sa ari ng biktima. Batay pa sa investigasyon ng Laur Police. Mukha siyang kinaladkad. Tapos doon sa area din na yon kung saan siya malapit na tinabunan ng ipa o naisinilid sa sako, nakita rin natin yung kanyang underwear tsaka shorts na gamit ng bata bago siya mawala. Sa pantaha pa ng mga otoridad, posible umanong kakilala ng biktima ang salarin. Maaring pamilya din raw sa lugar ang suspeka. Personal na nakausap ng inyong ABS-CBN SOCO ang testigong si Agatondo Buligin. Ayon kay Agatondo, pasado alas 4 ng hapon, habang siya ay nasa kanilang bakuran, nakarinig raw siya ng iyak ng bata. Pansin ko ma'am na parang may umiiyak. Ano? Noon nga yan, sinilip raw niya kung sino ang batang umiiyak. Nakita ko sa kay Felix at yung si Meymay. Tumaan ko sila sa bakod namin. Hindi naman raw nag-isip ng masama si Agatondo sa kanyang nakita. Siyempre, normal lang man dahil yung pong bata ay kamag-anak niya, pamangkin ko yan. Talaga namang nagulat ang lahat sa pahayag ng testigo dahil ang suspect sa krimen ay malapit na kaanak ng biktima. Ang lalaki, kinilala ng Laur Police sa pangalang Felix de la Cruz, 21 anyos, tiyuhin ni Meymay. Ang problema, nung mga panahong iniimbestigahan ng kaso, hindi nila dinatnan sa kanilang tahanan itong si Felix. Kaya nga, nagtuloy-tuloy ang pagtugis nila sa naturang suspeka. Sir, ito po! Ito. Di naman nagtagal, itong si Felix, natumutong rin ng mga otoridad. Mabakasama na maayos, ha? Nung nagtandak na ng pursuit operation para mahuli yung suspect, nakita lang din siya dun sa kanilang barangay. Sa barangay Siklong. Ano to, ha? Nakitaan siya ng hinihinalang shabu na dalawang sachet at minarkahan na rin ng aking mga kasamahan bago siya din dala dito sa aming himpilan. Kasama na rin ng mga opisyal ng barangay. Sa himpilan ng pulisya, humarap si Felix sa isang abogado at nagbigay ng kanyang extrajudicial confession. Inamin umano nito ang nagawang krimen. Ang pag-amin niya sa amin, pinatay niya muna yung bata bago niya ginahasa. Sinakal ko po siya. At nung nawalan po siya ng malay, kinaladkad ko na po siya. Pero hindi ko po sinasadya.
nandilim lang talaga po yung paningin ko. Tuloy na nga nga sinampahan ng kaso si Felix de la Cruz. Sinampahan namin siya ng kaso ng repeat homicide, although naging murder siya nung dating doon sa piskal. At sinampahan din siya ng kaso ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act na 91665. Kasalukuyang nakapiit sa Kabanatuan Provincial Jail si Felix. Gusto niya po maging guro. Itong susunod na taon po sana, graduate na siya, mag-graduate na sana. Wala na yung mga pangarap niya. Ngayon, ganap na ustisya ang kanilang hangad para sa pinakamamahal na si Meymay. Basta hiling ko lang mom sa akin, ikulong lang siya ng kwan. Maski doon na siya mabulok sa kulungan. Narito ang kwentong krimenga, tampoka ng inyong ABS-CBN, SOCO.